Kakapasok lang Timbugna, FL Lisa at Tamba na Shock Anthony Taberna, bumaliktad. Oo, PBBM VP Sara FPRRD. Ayan ha, hindi ng mga pamagatan na nakikita natin ngayon. So syempre, etong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayan, viral na ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Anthony Taberna tila isang pain para sirain di umano si Vice President Sara Duterte. Aba. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Si Taberna, isang pain nga ba? Mm-hmm. Kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang vlog ni Katuning, tila kinalampag di umano nito si Vice President Sara Duterte na magbigay na ng kaniyang komento patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyang diin kasi niya ang hamon ni Tarela sa mga opisyal ng gobyerno na magsalita patungkol sa pangbubulid di umano ng China sa barko ng Pilipinas. Sinabi din niyang si Inday daw ay concerned sa national security, pero dapat din daw niyang patunayan na concerned din siya sa external threats ng bansa. Di naman daw nito pinipilit na magsalita si Vice President Sara Duterte sa issue na ito, pero mas maganda di umano magsasalita siya. Ito'y base na rin sa kanyang naging opinyon matapos maglabas ng statement ang spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Terela. At sinabi din ito na ang hindi pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan kahit pwede namang magsalita tungkol sa isyong ito, lalo na daw ang mga national political leaders natin ay kaduda-duda di umano ang kanilang katapatan. At naniniwala daw ito na ang tinutukoy di umano ni Commodore Terela ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Dahil sa hindi nagsasalita si VP Sara, ang iniisip nila is mas pinapaboran ni VP Sara ang China. No, sa ginagawang pambubuli, sa ginagawang pangharas sa mga barko natin. No, porkit hindi nagsasalita is lalagyan na ng konting kulay. So hindi naman siguro mawawala yan, yung malagyan ng konting kulay. Kasi nga, madami talagang naghihintay ng salita niya. Pero ang tanong, ano ba ang mangyayari kapag siya ay nagsalita? May mababago ba? Masusunod ba? May magagawa ba? Diba wala rin? Diba? Kasi kung meron dapat magsalita dyan, alam niyo kung sino. Ang mas involved dyan talaga is ang presidente natin. Dapat siya ang kinukunan ng opinion, siya ang kumikilos tungkol dyan. Diba? Kasi ang Vice President is talagang yan ay magiging kahalili lamang ng presidente kung sakasakaling may mangyaring hindi maganda. Na huwag naman sana. Diba? Pero, no, sila is pinipilit nila na magsalita si VP Sara. Sinasabi ko nga eh, ano ba ang maitutulong niya? May magagawa ba siya kahit magkomento siya? Wala, di ba? Susundin ba kung ano man ang komentong sabihin niya? Di ba hindi? So kapag nagsalita siya, ang mga nag-aabang dyan, alam natin kung sino-sino na. Yung ibig kong sabihin kung sino-sino na, bawat salitang sasabihin niya, siguradong magkakaroon ng hindi magandang kahulugan sa mga taong ayaw sa kanya. Di ba? So bakit pa siya magsasalita? Kung alam din naman niya ang magiging tugon nung mga makakarinig ng salita niya. 'Di ba? Kaya hindi na importante siguro 'yon, no need. Kasi wala din namang magandang mangyayari. Mabibigyan lang din ng masamang kahulugan kung ano man yung sasabihin niya. Syempre tayo kahit ako, gusto ko din magsalita si VP Sara tungkol sa nangyayaring 'yan. Kaso nga lang
naiisip ko, kung magsalita siya, anong mangyayari? Eh di lalo lang natuwa yung mga basher niya. Magsalita siya ng tama, mali. Magsalita siya ng mali, mali. Diba? Ganun yun eh. Dahil marami di umano itong sinasabi patungkol sa internal security ng ating bansa at tanong pa nito kung mayroon din bang malasakit si Vice President Sara Duterte sa external security ng ating bansa at dapat sagutin din niya ito. Gayunpaman, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters ang nagsasabi na tila ito ay isang pain dahil sa tono ng pagsasalita ni Katuni na talita ang Vice President na ang magiging sanhi naman ay ang pagbatikos sa kanya. At mukha di umanong nag-loyalty check si General kung sinong opisyal ng bansa ang pro-China at anti-China. Na alam naman natin na magdudulot ng paghati-hati lalo na't iba't iba ang kanilang opinyon patungkol sa isyong ito. At kung ating matatandaan ang isang fake news di umano na sinakyan ng mga dilawan na anti-Duterte na may lihim di umanong pakikipagsundo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na hindi magdadala ng heavy materials na gagamitin sa pagtatayo di umano ng building sa pinag-aagawang isla. Ngunit napag-alaman pala na ang sinasabi nilang lihim na kasunduan ay hindi naman lihim dahil matagal na pala ito sa panahon pa di umano ni Trillanes, Pinoy at Gazmin. At ang matagal na pala ito? Hindi, talagang yung mga nangyayari ngayon is talagang maipupukol sa mga Duterte. Kasi sila yung ano eh, nakita talaga na nakipagkaibigan sa China. So yung ibang yung ibang lumalabas ngayon, yan katulad ng mga dilaw na yan na matagal na pala na mayroong kasunduan, hindi naman sila nakipag-usap ng lantaran, hindi sila nakuha na ng mga ganyan, 'di ba? Hindi sila nabalita. Kasi tayo kasi kay FBRID is si FBRID kasi is nakipagkaibigan siya sa China. No? So makikita ganyan o nag-handshake. Ayan na, nakikipagkasundo na siya. Nag-handshake sila kasi ang handshake kasi may kasunduan yan. Yung parang nag-aaway, di ba? Oh, bati na kayo, magkamay kayo. Ganun. Di ba? Parang ganun yan eh. No? Kapag nag-handshake, bibigyan nila ng kahulugan yan. Oh, yun lang nga lang, kaya ang iniisip ng mga iba na, uy, nagkaroon siguro ng kasunduan yan kasi vibe si Xi Jinping at saka mga Duterte. Tapos nagsasalita din si VP Sara ng ano ba yon, nung Mandarin na ginagawa nilang issue na porkit nagsalita siya ng ganun eh pro-China na. 'Di ba? Ibig sabihin, kung bawal magsalita ng iba't ibang lingguwahe ang mga Pilipino, hindi dapat wala nang magsasalita ng mga English. 'Di ba? Wala nang magsasalita ng kahit anong banyagang salita. 'Di ba? Nagtatalumpati si VP Sara sa ano ng Chinese, 'di ba? Eh syempre puro China ang kaharap niya noon. Oh. Yung binabati niya noon, nagsasalita siya noon. Ala nga namang magsalitang dabog si VP Sara. Ala nga namang magsalitang Pinoy si VP. Syempre hindi maiintindihan 'yon. Ah, 'di ba? Eh bakit hindi niya na lang Englishin? Gaganon na lang iba 'yan. Eh syempre marunong naman siyang mag-Chinese. Eh di i-Chinese niya na lang. Diba, kaysa Englishin niya pa, total Chinese naman ang mga kaharap niya. At Chinese din yung nakikinig ng talumpati niya. Diba? Isyong ito ay ginagamit ngayon ng ibang vlogger para mas idiin pa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyong ito. At bakit sobrang kailangan nila ang komento ni Vice President Sara Duterte? Oh, ito ba ang magbibigay solusyon sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Duterte supporters, ang labis na nadismaya at hindi napi gila ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit kailangan si BP magsalita tungkol dyan sa West Philippine Sea? Bakit si BP ba ang Pangulo? About China, hindi porket against sa war ay pro-China na. Ayaw lang namin na maraming mga Thai. Ayaw namin maging Ukraine na umasa sa US at NATO o anumang nangyari dyan sa Ukraine. Ayun nga, may punto yun. Kaya nakikipagkaibigan tayo. Kaya ganyan, sa iba't ibang bansa, is para tayo is maiwas sa gusot. Yung ginawa ni FBRID na nakipagkasundo sa China, ang ibig ko sabihin, nakipagkaibigan. No, hindi naman yan nila pinagkasunduan na
oh, sa inyo na yung ganyan, lupain namin o dagat namin. Wala naman silang pinag-usapan, nakikipagkaibigan lang siya para tayo ay malayo sa kahit na anong indulto na mangyayari. Dahil nga yan, maraming digmaan ang nangyari sa iba't ibang bansa na ganyan, nakasama US, di ba? Anong nangyari? Is naaapektuhan yung ibang bansa na yon, no? Sila ang nahihirapan. May mga batang nadadamay, may mga ganito. So, sa akin kasi, okay lang, di ba, na tayo ay kaibigan din natin ng US. Alam natin na tumutulong sa atin ng US, pero hanggat maaari na lalayo tayo sa kahit na anong indulto, is gawin natin. Mas maganda lahat kaibigan natin eh. Di ba? Kasi kung tayo papasok sa isang ganyang klaseng kalaking problema, kakayanin ba natin? Makakawala ba tayo kaagad dyan? At sigurado bang walang madadamay na mga inosente dyan? Kasi ang nakakaawa dito, alam nyo kung sino? Yung mga bata, no? Na walang kaalam-alam sa nangyayari dito sa bansa natin kung sakaling magkakaroon ng ganyan ng mga digmaan. Diba? Hanggat maaaring maiiwasan, is iwasan natin. Hindi porkit umiiwas, is pro-China na. Pwede naman, dibang, dahilan na, dahil para mailigtas tayo sa kahit na anong kapahamakaan na maaaring idulot ng pagiging matigas natin. Pwede nating ipakita ang katapangan natin kung talagang ginigipit na tayo, talagang inaapi na tayo. Pero hanggat makukuha pa natin sa hilot, bakit hindi natin gawin? Kasi kung kukunin natin sa hilot yan, ang iniisip natin, yung mga kababayan natin. Diba? Pero kung dadaanin mo sa tapang, sa padalos-dalos, paano naman yung mga kababayan natin na walang kalaban-laban kung sakaling mangyari yung ganyan na hindi pagkakaunawaan ng ganyan? Saan data meron ba tayo? At saan tayo? Tignan mo kapwa Asian countries natin na may problema din sa China. Pero instead of going to war, they are both in good terms. At tuloy ang buhay. Tuloy ang trading and economy. West Philippine Sea's direct supervision of PBBM. Kaya siya ang presidente. Hindi niya tupagi ng palaging mag-travel. Ubus na ang bayan na kaka-travel ng Marcos. VP Sara, ginagawa niya ang kanyang trabaho. Si Marcos ang dapat magsalita about West Philippine Sea. Hindi kailangan magipaggera ang Pilipinas sa China or kahit anong bansa dahil hindi makakatulong sa kahirapan ng mga Pilipino ang pagtutuunan kung paano mas solusyonan ang kamahalan ng bilihin. Bakit ayan, ba pagsalitain nito niyong si VP Sara? Secretary of Education siya. Ang layo. Tapos kung magsalita din naman si VP. Oo, ang layo nga naman. Nasa DepEd siya. Ano namang kinalaman niya dyan sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Eh kung si VP Sara nilagay sa defense, maaaring magsalita siya. Diba? Kaso nga lang wala siya dun eh. Kasi si VP Sara, hindi siya nakikisabaw sa mga trabaho na hindi naman niya dapat trabahuhin at meron na lang nagtatrabaho ng trabahong yon. Hindi katulad ng iba. Hindi nila trabaho, tinatrabaho nila. Eh meron nga eh. Hindi naman presidente pero kumikilos ng presidente. Diba? Mas ano pa siya eh, mas ano pa to? Mas nilalabas niya pa yung pagmumukha niya sa mga ano, mas lagi pa siyang na-expose kasi presidente. 'Di ba? May mga ganun kasi si VP Sara hindi naman kasi epal. 'Di ba? Kung si VP Sara magiging epal, ayan maaasahan niyo talagang magsalita siya. Kaso hindi naman siya epal eh. 'Di ba? Ginagawa niya kung ano yung trabahong iniatang sa kanya. Siguro pag nagtanong kayo about sa edukasyon, ayan pwede siyang magsalita. Diba? Sabihin na naman, bakit nakikialam si VP sa usapin ng West Philippine Sea? Hindi naman siya ang Secretary of Foreign Affairs. Halatang hinahanapan lang nila ng butas si VP Sara. Yes. Pabor kami dyan. Pain lang yan kay VP Sara. Kasi habang nagsalita siya, alam ko na magiging comment dyan. Naku, umi-epal na naman to. No, si VP Sara, epal. Yun yan eh. Yun yan sigurado. O kayo mga katunay. Ano nasa isip nyo? Habang nagsalita si VP Sara. Diba? Kami, nag-aantay kami ng go signal ni former President Duterte kung mag-aaklas tayo against the Marcos administration. Inamin din ninyo na hindi kaya ni PBBM lutasin ang problema sa West Philippine Sea. Siya ang Chief of Architect of Foreign Policy. Siya ang nakakaalam dyan. Wala tayong problema noon sa China. Pwede, sobra kasi ang paniniwala ng kapwa nating Pinoy. Nalalabanan tayo ng Amerika na mali na paniniwala ng ibang Pilipino. Halin ang gusto natin, tahimik na buhay o magulong buhay dala ng gera. Kakampi lang iyan kung may kailangan sila sa atin. End quote. Wow! Kung makapanglait ka sa may mga tato!
Grabe itong statement na binitawan ni First Lady. So kapag may tato, masama. Alam ko na sino ang pinaparinggan mo. Alam ko na sino ang pinaparinggan mo, ang Duterte family. Diba? Kasi ang mga Duterte may tato, astig, may binugbog, yes. May binugbog talaga si VP Inday Sara. Pero ang kanyang binugbog deserve din bugbugin, 'di ba? Kasi oh, yung ano, katulad ng sheriff, 'di ba? Nang-aapi ng kapwa. Oh, syempre, may dahilan eh kung bakit ang binugbog niya, parang umaabuso ata 'yun eh. 'Di ba? Kapag inaapi ang kababayan mo. Oh, eh ganun talaga eh. Mas maganda pa nga 'yung pinapakita nila 'yung tunay na ugali nila kaysa itinatago nila. Oh, mas maganda 'yung ganun tao. Mas nakikita mo talaga 'yung tunay na ugali inilalabas. 'Di ba? Natatantya mo na siya agad. Kaysa yung taong hindi naglalabas ng ugali niya, yung kala mo mabait sa panlabas, tapos sa loob pala, naku, mahirap. Tsaka, Diyos ko naman, bakit naman yung ano, may tato? Ito talaga si madam mo. Ang daming may tato, syempre maaapektuhan lahat ng ano. Dapat hindi na sinama kasi ni madam yung ano eh, yung pagsasalita ng may tato. Eh, na naman tala din ng kababayan natin, di ba, sa Davao. Kaya ayon, nabugbog. Pero First Lady, hindi porket may tato, masama na. Tama. At hindi porket walang tato, mabuti na. Ang dami ko kayang mga kilalang may tato pero mababait, hindi sila masama. Ha? Tandaan mo, hindi. Tama 'yon. Hindi lahat ng may tato ay masama. 'Di ba? Kasi ang iniisip nila, "Oh, ikaw may tato ka, galing kang kulungan eh." Diba ganun agad ang nagiging impresyon ng ibang tao? May tato ka, adik ka. May tato ka, walang ya ka. Diba? Hindi lahat ng tato may ganun ang ugali. Diba? Hindi lahat ng may tato. Alam nyo ba ang may tato ngayon sa buong mundo, in demand na yan? No? Kumbaga, art na yan eh. Halos lahat meron na. Artista, kahit sino, matataas na tao, meron ngang mga tato. Diba? Kumbaga art na yan. Hindi katulad dati, 'di ba, sa ano, yung mga bilanggo, sa kanila sila lang yung mga nagkakaroon ng tato. Tapos kapag mayroong mga inosenteng tao na may tato, is pagkakamala nila ng bilanggo, pag-iisipan ganun, dapat yung discrimination na yan is dapat tinatanggal yan. Dahil napakarami ngayon dito sa buong mundo na to ang may mga tato. Eh di lahat ng mga doon lang sa wrestling eh. Sa WWE, marami kang makikitang may tato doon. Eh di walang yana yon. Sa NBA, ang dami mong makikitang may tato dun. Eh di mga walang ya din yun. Sa PBA, ang dami mong makikitang may tato dun. Eh di walang ya din yun. Lalo-lalo na si Manny Pacquiao, may tato. Eh di walang ya din si Manny Pacquiao. Kita nyo naman lahat na may mga tato is mga professional na tao. Si Manny Pacquiao, boxer, di ba? May mga NBA na may mga tato, may mga wrestler na may tato, pero nakikita mo naman ang buhay nila. May mga artista na tad-tad ng tato. Di ba? Art na yan, kasama na sa buhay yan. No? Kasama na natin sa buhay yan. Kaya, dapat talaga is matigil ang diskriminasyon tungkol sa may tato na yan. Di ba? Tanggap na ng lipunan ng may tato eh. Di lahat ng may tato masama. Mas mabuti nang piliin namin yung may tato. At least totoong may malasakit sa Pilipinas, sa bansa natin at sa mga Pilipino. Mas piliin ko pa ang isang public servant na kayang mangdugdog, maprotektahan lang ang mga tao. Pwede rin. Kesa sa inyo, mabait lang kung may kailangan. Ay? Pero kapag hindi nyo na kailangan, iitsapwerahin nyo na. May tawag dyan eh. Bigat no? Na. Manga. Manga gamit. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Talaga lakas ng basa ni Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.